Sa edad na 33, isa ng multi-millionaire ang binatang si Sian. Bukod doon, ipinamana pa sa kanya ang lahat ng ari-arian ng kanyang mga magulang. Matapos maipasa kay Sian ang kayamanan, ay umalis ng bansa ang kanyang ama't ina upang manirahan ng simple sa Amerika. Masasabing swerte si Sian dahil bukod sa yaman, ay namana rin niya ang angking kagwapuhan ng kanyang ama at katalinuhan naman sa kanyang ina. Kaya hindi na magtataka ang kanyang mga kaibigan kung bakit paiba-iba na lamang siya ng babae tuwing nakikita siya ng mga ito. Sian, pare, parang jackpot ka ulit ngayong gabi ah. Biro ni Arthur, ang pinakamatalik na kaibigan ng binata. Nasa isang bar sila sa gabing iyon, na kung saan may isang babaeng panayang sulyap sa kanya, kaya naman napagdesisyonan ni Sian na tawagin ito sa kanilang mesa. Napapailing si Sian nang makita itong palapit sa kanila, sabay akbay sa hindi kilalang babae na makaupo ito sa tabi niya. Pinagbigyan ko lang siya bro, alam mo namang hindi ako tumatanggi sa grasya. Napailing ang lalaki, sabay tapik sa balikat ni Sian. Go lang pare, nasa likod mo lang ako palagi. Pero hinihintay ko pa rin na darating ang babaeng para sa'yo talaga, para matigil ka na sa papalit-palit ng chicks. Tumawa naman si Sian at binulungan ang katabing babae. Maya-maya ay umalis naman ito kaagad. Oh, napaano yun? Bakit umalis? Takang tanong ni Arthur at mabilis na tinungga ang anak na nasa kanilang harapan. Well, sinabi ko lang naman sa kanya na hindi pa ako lasing, kaya hindi ko muna siya magagalaw. Alam mo namang hindi ko ginagawa yon sa isang babae kapag nasa tamang isip pa ako. Natawa na lamang ng malakas si Arthur, habang si Sia naman ay napapailing habang iniisip ang sinabi ng kaibigan. Minsan ay sumasagi rin sa kanyang isipan ang magkaroon ng babaeng tunay na mamahalin. Ngunit hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit sobrang bilis niyang magsawa sa isang babae. Nakasanayan niyang magkaroon ng iba't ibang putahe sa pagkainan at basta na lamang niya itong itinatapon kapag hindi na niya kailangan o napagsawaan na niya. Tahimik na uminom muli si Sia ng alak habang nakikinig ng musika sa loob ng bar. Lumalalim na ang gabi, pero hindi pa rin tinamaan si Sian, kaya agad siyang tumayo upang umorder muli ng mamahaling alak. Nang umupo siya sa bar counter, ay walang taong naroon, kaya napagdesisyonan niyang pumasok na lamang sa loob ng kusina sa naturang bar. Doon nakita ni Sian ang isang nakatalikod na babae habang naguhugas ng mga baso. Napailing si Sian dahil napansin niyang nakatakong ang babae. Kahit tagahugas lang naman ito sa kusina. Miss, nasaan ang bartender niyo? Ani Sian sa nakatalikod na babae. Nagulat naman ito nang lumingon sa kanya. Sir? Hindi kayo maaaring pumasok dito. Masasasante ako na wala sa oras sa ginagawa mo. Kaagad dinaas ng binata ang dalawang kamay at napaatras. Relax, miss. Wala akong balak na magnakaw dito. I'm a regular customer here. Hinahanap ko lang ang bartender ninyo dahil bibili ako. Nakita ni Sian ang pagkalito ng babae, ngunit agad rin itong tumango. Tatawagan ko na lang po sir, baka may inaasikaso pang ibang customer. Tagahugas lang po kasi ako dito. Yeah, I know. Ibang uniform mo sa kanila, pero lahat kayo naka-heels dito. Naunang lumabas si Sian at sumunod naman ang babae sa kanya. Pagdating sa counter, ay hindi pa rin bumabalik ang bartender. Kaya nagdesisyon si Sian na umalis na lang. Ngunit mabilis siyang napigilan ng babae at nahawakan pa ang kanyang kaliwang braso. Ano po ba ang bibilhin niyo sir? Baka kasi kaya kong gawin. Sayang kasi ang sales namin kung aalis ka. Napatindig naman ng maayos si Sian at tinignan ng mariinang babae. Really? Bakit? May alam ka ba sa alak dito? Wala po akong alam sir, pero magagawan ko naman po ng paraan. Napangiti si Sian sa hindi malaman na dahilan. Nakayuko lamang sa kanyang babae at alam niyang nahihiya ito sa kanya. Alam mo, mabuti kang employee. Gumagawa ka ng paraan para hindi kayo mawala ng customer. Sige, bigyan mo ako ng alak na kaya mong iserve.
Napataas ng tingin ng babae at sunod-sunod na napalunok. Sige po sir, pakihintay na lang po ng ilang minuto. Sagot nito at tumango naman si Sian. Naupo na lamang muli ang binata habang nakatingin sa dance floor. Samantalang si Cindy naman ay nanginginig na sa mga oras na yon. Isang buwan pa lamang siya mula na makapasok sa bar bilang dishwasher at wala pa siyang alam pagdating sa mga alak. Ayaw niya namang umalis ang customer na basta na lamang pumasok sa kanilang kusina dahil alam niyang posible siyang mabigyan ng tip nito bilang pasasalamat. Lihim na nagdasal si Cindy na bumalik na ang kanilang bartender upang makabalik na siya sa kusina. Sumasakit na rin ang kanyang dalawang paa dahil sa taas ng heels na kanyang suot. Utos ng kanilang manager na magsuot sila ng may mataas na takong upang presentable silang tignan kahit pa nasa kusina lamang sila. Makalipas ang ilang minuto ay hindi pa rin bumalik ang kasamahan ni Cindy kaya kumuha na lamang siya ng tatlong klaseng alak sa kanyang likuran. Bakit kasi nagpresenta ka pa Cindy? Ayan tuloy, napasubo ka pa. Ayusin mo talaga kung hindi si Santi ang kalalabasan mo sa amo mo nito. Bulong niya at dahan-dahan na pinaghalo-halo ang alak. Nagulat si Cindy nang makitang maganda ang kulay na kinalabasan ng tatlong pinaghalong alak. Hindi niya napansin na nakatingin pala sa kanyang lalaking si Sian at pati ito ay hindi maitago ang gulat. Wow, ang ganda niyan miss. Tanging nasabi ni Sian sa kanya. Napayuko naman si Cindy at basta na lamang nilagyan ng lemon ang ibabaw ng baso. Ngumiti naman ang binata at dahan-dahan niyang ininom ang alak na bersyon ni Cindy. Nung una ay wala pang nasabi si Sian, ngunit kalaunan ay napangiti ito sa ikalawang lagok ng alak. It tastes good kahit sobrang pait niya. Thanks, miss. Cindy po, sir. Cindy, thanks again. Here, keep the change. I am Sian, by the way. Agad inabot ni Cindy ang pera at nagulat siya nang makitang umalis na ang binata at bumalik na sa mesa nito. Nanginginig ang kamay ni Cindy habang hawak-hawak ang pera hanggang sa dumating na ang kanyang kasamahan na babae at nagulat pa ito nang makita siya. Cindy, anong ginagawa mo dyan? Ha? Saan ka ba kasi nanggaling? Pumasok ang customer sa kusina kanina dahil bibili ng alak. Nanlaki ang mga mata ng kaharap ni Cindy at mabilis na inilibot ang paningin. Nakita ka ba ni boss? Naku, matatanggal na ba ako? Sira? Wala si boss at umalis din ata. Nabigyan ko na ng alak ang customer at binayaran niya na ako nito. Keep the change daw. Nanlaki ang mga mata ng kasama ni Cindy at agad na pahawak sa pera. Anong binigay mo sa customer? Magkanong alak yun? Bakit ang laki naman ata nitong 5,000 na ibinayad? Aba, ewan ko. Basta tatlong klase ng alak yun eh. Pinaghalo-halo ko lang tapos nilagyan ko ng lemon sa taas ng baso. Paliwanag ni Cindy sa katrabaho. Grabe girl, ang swerte mo. Sa akin 500 ha? Ang laki kasi ng sukli nito. Oo naman, aba. Parang gusto ko na atang mag-aral ng bartending. Totoo nga na malaki nga talaga ang bigayan dito sa cashier area. Natawa na lamang ang babae sa sinabi ni Cindy at pinabalik na siya sa kusina. Hindi tuloy mawala-wala ang ngiti ni Cindy habang naguhugas muli ng baso. Iniisip ng dalaga kung anong bibilhin niya sa perang natanggap. Samantalang si Sia naman ay napagdesisyonan umuwi na lamang sa kanyang kondo dahil nawala na rin ang babaeng natipuhan niya sa gabing iyon. Nasa kwarto na si Sian nang biglang lumitaw sa kanyang isipan ang mahiyaing babaeng nagsilbi sa kanya sa bar. Bumukas ang dalawang mata nito, nanooy nakapikit na at agad na upo. Hindi ko nakuha ang number niya. She's sexy and nice though. Bulong niya sa sarili, tsaka bumalik na muli sa pagkakahiga. Hindi alam ng binata na hindi rin pala siya nawala sa isipan ni Cindy habang naglalakad ito pa uwi. Parang baliw na nakangiti si Cindy habang naglalakad mag-isa sa gabing iyon. Hawak-hawak pa rin niya ang pera na nakuha sa lalaking customer habang papunta ito sa palengke. Bumili ang dalaga ng pwedeng ilutong ulam para sa kanyang mga kapatid na naiwan sa kanilang maliit na bahay. Panganay si Cindy sa kanilang anim na magkakapatid at siya lamang ang nag-iisang babae. Mahitsura si Cindy
dahil naman na niya ang kagandahan ng kanyang ina. Malalaki na sila pareho, pero si Cindy pa rin ang naghahanap buhay upang may makain sila araw-araw. Nasa probinsya ang mga magulang nila, habang sila naman ay nasa syudad at pa-extra-extra lamang ang kanyang mga kapatid sa trabaho. Nang makaalis na sa palengke, ay napapakanta si Cindy habang iniisip ang lalaking customer. Thank you, Sir Pogi. Pang isang linggo na rin tong ulam namin. Sana bumalik ka pa bukas ng gabi, tapos hanapin mo ang timpla ng alak na ginawa ko para sa'yo. Nakangiting wika niya sa sarili. Pagdating ni Cindy sa kanilang bahay, ay tulog na ang kanyang mga kapatid. Kaya naman nagdesisyon na lamang siyang magpahinga na rin pagkatapos niyang maglinis ng katawan. High school lamang ang natapos ng dilaga dahil sa hirap ng kanilang buhay. Sa edad na 29, ay may balak pa rin siyang mag-aral upang magkaroon ng maayos na trabaho. Dating kahera si Cindy sa isang restaurant, pero umalis rin siya matapos ng 2 taon dahil ilang buwan na siyang walang sahod na natatanggap. At ngayon nga ay masaya siya dahil nakapasok siya bilang dishwasher sa isang mamahaling bar. Hindi naman ito naging hadlang kay Cindy dahil mas pabor sa kanya ang nagtatago lamang sa kusina kaysa humarap sa mga customer. Ngunit iba ang nangyari sa gabing iyon para kay Cindy. Unang beses niyang makakasalamuhan ng customer at sobrang gwapo pa. Hindi rin siya tinipid sa tip na binigay nito. Kaya hindi mapigilan ni Cindy na mapanaginipan ang lalaking customer ng gabing iyon. Nagkita silang muli sa kanyang panaginip at nilibre pa siya nito. Nagulat na lamang si Cindy nang magising siyang nasa harapan na niya ang mga kapatid. Titig na ang mga ito sa kanya na may halong pagtataka ang kanilang mga mukha. Anong nangyari sa inyo? Umagang umaga, narito kayo sa kwarto ko? Nauutal na tanong ni Cindy. Ikaw ang dapat naming tanungin, ate. Anong nangyari sa'yo at kanina ka pa nakangiti dyan habang natutulog? May nangyari ba kagabi? May boyfriend ka na ba? Nagulat naman ang dilaga at mabilis na umupo galing sa pagkakahiga. Anong pinagsasabi niyo? Hoy, kahit 29 na ako ay hindi pa rin ako magnunobyo, no? Nag-iipon pa ako ng pera para makauwi tayo sa probinsya. Eh ayun naman pala, bakit ka nakangiti? May iniisip ka siguro bago ka natulog, ate, no? Uy, ate, pera ba yan? Napailing na lamang si Cindy at tumayo sa kanyang higaan. Kaagad siyang dumiretso sa ref at binuksan iyon. Charan! Masaya lang si ate niyo dahil marami ako nabili kagabi. May nagbigay sa akin ng tip at malaki-laki to. Kaya ayan, ibinili ko lahat ng mauulam natin sa loob ng 1 linggo. Nanlaki ang mga mata ng kanyang mga kapatid at isa-isa itong yumakap sa dilaga. Salamat ate ha, hindi na tayo mag-iisip kung anong lulutuin dahil ang dami nitong binili mo. Walang anuman, Osha. Wala ba kayo mga part-time ngayon? Magluto na lang kayo at matutulog ulit ako. Sige ate, wala naman kaming pasok ngayon. Bumalik nga sa pagtulog si Cindy at hinayaan ang mga kapatid na magluto para sa kakainin nila sa araw na yun. Kaagad naman siyang nakaidlip dahil magaan ang kanyang isipan at wala siyang iniisip na problema sa araw na yun. Samantalang si Sia naman ay maagang pumasok sa kanyang opisina dahil sa dami ng gawain na kailangan niyang tapusin. Tambak ang papeles niya sa kanyang mesa at kailangan niya itong matapos sa lalong madaling panahon. Maya-maya pa ay tinawag na ni Sian ang kanyang lalaking assistant. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, ay biglang kumirot ang ulo ng binata. Napakapit naman siya sa kanyang mesa at agad naman siyang nilapitan ng kanyang assistant. Sir Sian, okay lang ba kayo? May masakit ba sa inyo? Tatawagan ko na ba ang mga magulang mo? Sunod-sunod na tanong ng lalaki na makikitaan ang pag-aalala sa mukha. Umiling naman si Sian at huminga ito ng malalim. Tawagan mo si Arthur. Huwag mo na itong ipaalam kay mommy at daddy. Pakiusap. Kaagad tumango ang lalaki at tumakbo palabas ng opisina. Napahilot naman sa ulo si Sian at napangiwi nang maramdaman muli ang sakit ng kanyang ulo. Ilang oras ang lumipas ay pumasok sa loob ng kanyang opisina si Arthur. What happened? Tinawagan ako ng assistant mo. Bigla daw sumakit ang ulo mo, pare. Oo nga bro, hindi ko alam kung bakit.
Baka dahil to sa nainom kong alak kagabi. Sagot ni Sian habang nakapikit ang dalawang mata. Hindi ka naman ganyan noon ah. Kahit pa marami kang iniinom na alak ay hindi ka nagkakaroon ng hangover pare. Baka kailangan mo lang magpahinga muna sa trabaho dahil masyadong hectic ang schedule mo. Sino may iiwan dito kung magpapahinga ako? Wala dito ang daddy, hindi ba? Iinumin ko na lamang tong gamot pare. Ako na ang bahala dito Sian. Nariyan naman ang assistant mo, kaya umuwi ka na muna. Huwag ka munang mababae ngayong gabi para makapagpahinga ka kahit papano. Napailing naman si Sian sa sinabi ng kaibigan. Hindi ako nakapambabae kagabi dahil nawala yung type ko. Tsaka masyadong natuon yung pansin ko sa bagong alak na nalasahan ko kagabi. O siya, aalis na ako at ikaw na munang bahala dito. Sige bro, ako na munang bahala dito. Napatango na lamang si Sian at nagpasalamat muli sa kaibigan. Alam niyang tutulungan siya ni Arthur dahil ito lang ang nakakaalam sa trabaho niya sa kumpanya. Mabagal lamang ang pagpapatakbo ni Sian sa kanyang sasakyan. Sa mga oras na iyon ay hindi na gaanong masakit ang kanyang ulo. Pero naroon pa rin ang pasulpot-sulpot na kirot. Pagdating niya sa kanyang bahay ay agad siyang uminom ng gamot at agad ring nakatulog. Nagising na lamang siya kinagabihan na tila uhaw na uhaw sa tubig. Mabilis na tumayo si Sian sa kanyang higaan at agad uminom. Natuwa pa siya nang wala nang maramdamang sakit sa kanyang ulo. Bumalik muli ang dating sigla ng katawan ni Sian. Ilang sadali pa'y namalaya na lamang niya ang sarili na binabaybay na ang daan papunta sa paboritong bar. Walang niyaya na kaibigan si Sian sa gabing iyon dahil wala siyang planong magtagal sa lugar. Nais niyang matikman muli ang alak na pinagawa niya kay Cindy. Nakangiti siyang pumasok sa bar at agad bumungad sa kanya ang nagagandahang kababaihan ng lugar. Kaagad hinanap ng mga mata ni Sian ang nakahilerang alak at dumiretso na siya sa counter. Nakita niya ang isang babae at alam niya na ito ang tagagawa ng alak para sa mga customer. Ngunit ang hinahanap ng kanyang mata ay si Cindy na nasa loob ng kusina na pinapagalitan ng may-ari ng bar. Nang makalapit si Sian ay may narinig siyang galit na boses na nanggagaling sa kusina. Excuse me miss, nasaan si Cindy? Tanong ni Sian sa babae. Si Cindy po, nasa loob po siya, kausap po ng boss namin. Boss mo ba yung naririnig ko? Si Cindy ba ang pinagalitan niya? Hindi alam ni Sian, pero bigla na lamang siyang nakaramdam ng galit sa mga oras na yon. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Sian at basta na lamang dumiretso sa pintuan papunta sa kusina ng bar. Doon ay nakita niya ang dalagang si Cindy na nakayuko habang tahimik na umiiyak. Magsasalita pa sana ang amo nito nang makita si Sian na nakatingin sa kanila. Mr. Manansala, anong ginagawa ninyo dito sa loob? Gulat na wika ng amo ni Cindy. You knew me? Taas kilay na tanong ni Sian at pasimpleng tinignan si Cindy. Of course, sir. Sino bang hindi makakakilala sa inyo? May kailangan ba kayo, sir? We can talk outside. Pasensya ka na kung naabutan mo akong ganito ang postura. Pinagsasabihan ko lang ang tauhan ko. Tura ng lalaki. O siya, maghugas ka na. Sigaw pa nito si Cindy. Natawa naman si Sian, kaya napatingin naman ang lalaki sa kanya. May nakakatawa ba, Mr. Manansala? Takang tanong nito. Anong kasalanan ng tauhan mo? Alam mo bang naririnig ang boses mo sa labas? Hindi mo ba nakikita na umiiyak na siya? Siya ba? Wala yan. Nabasag niya kasi kanina ang mamahaling baso ko. Wala kasi sa isip habang nagtatrabaho, kaya ayan. Pero okay na sir, babayaran na lamang niya ang nabasag niya. Paliwanag muli ng lalaki. Pagbabayarin mo pa siya, matapos mo siyang pagsabihan ng kung ano-ano, nahihibang ka na ba? Natatawang tanong ni Sian. Nanlaki naman ang mga mata ni Cindy, pati ang amo nito. Magsasalita pa sana ang lalaki, nang biglang magsalita ang dalaga. Sir, tama na ho. Mas lalo ninyong ginagalit ang amo ko. Saad ni Cindy kay Sian. Huminga ng malalim ang binata at lumapit sa amo ni Cindy. Kaya kong ipasara tong bar mo kung ganyan ka pa sa mga tauhan mo. Be good to them. Dahil sila ang rason kung bakit binabalik-balikan kayo ng mga customer dito.
ani Sian, sabay labas ng kusina ng bar at agad umalis sa lugar. Tila nawala na siya ng ganang uminom, kaya bumalik na lamang siya sa kanyang bahay. Samantalang si Cindy naman ay umiiyak habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Masaya siya dahil may isang taong nagtanggol sa kanya laban sa kanyang boss. Ngunit sa kabilang banda ay nalulungkot siya dahil nang umalis ang binatang si Sian ay sinisante siya ng kanyang boss. Hindi man lang siya pinaabot ng 2 buwan sa pagtatrabaho. Nanlumo si Cindy sa kanyang sarili dahilan ang paghinto niya sa paglalakad. Napilitan siyang umupo sa isang tabi upang ilabas ang lahat ng sama ng loob ng kanyang nararamdaman. Hindi niya lubos maisip na matapos ang panandaliang ligaya ay uuwi siyang luhaan sa gabing iyon. Pinalipas pa niya ang ilang oras bago umuwi ito sa kanilang bahay. Hindi tuloy makatulog ang dalaga sa gabing iyon dahil iniisip niya kung saan siya maghahanap ng trabahong pantustos sa pang-araw-araw nila. Mabilis lumipas ang ilang araw. Nagtaka mga kapatid ng dalaga dahil hindi na pumapasok sa trabaho ang ate nila. Doon ay sinabi ni Cindy na wala na siyang trabaho. Sinabi na lamang niya na maghahanap muli siya ng bago upang hindi na sila mag-alala pa. 1 buwan ang lumipas. Masayang ipinagdiwang ni Sia ng kanyang kaarawan. Nasa paboritong bar sila sa gabing iyon habang may kanya-kanyang katabing babae. Nakikinig lamang si Sian sa mga kaibigan nang maisipan niyang magtanong sa isang bartender sa bar. Miss, nasa loob ba si Cindy? Baka pwedeng turuan kanya sa alak na ginawa niya sa akin noon. Nagulat naman ang babae at parang natakot na may makarinig sa kanila. Kayo ho ba yung pumasok sa kusina noon, sir? Oo, ako nga. Bakit? Kasi sir, tinanggal na ni boss ang kasamahan kong si Cindy. Sa araw ding yun, napahiya yata sa inyo kaya lalong nagalit kay Cindy. 1 buwan na rin sir mula nang mawala si Cindy dito. Biglang nag-init ang ulo ni Sian sa narinig. Bigla na lamang siyang bumalik sa kanilang table. Nagtaka naman ang kanyang mga kaibigan at kinuha niya ang kanyang pitaka at cellphone. Pare, saan ka pupunta? Tanong ni Arthur. Hahanapin ko lang ang may-ari ng bar na to. Magsisisi siya kung bakit niya tinanggal si Cindy dito. That man, walang utang na loob sa trabahante niya. Teka pare, huwag kang padalos-dalos. Sino ba tong Cindy na to? New woman? Anong gagawin mo sa may-ari ng bar na to? Sian, pare, calm down. Biglang kumalma si Sian sa oras na yon. Naisip niya ang tanong ng kaibigan. Sino nga ba si Cindy? At bakit ganoon na lamang ang reaksyon niya? Nang malamang tinanggal ng may-ari ang dalaga sa bar na yon. Dahan-dahang umupo si Sian at uminom ng alak. Ayan, kalma lang. Magkakaroon ka ng kaaway niyan dahil lang sa babae. Now, tell me, sino yung Cindy na pinagsasabi mo? Tanong muli ni Arthur sa kaibigan. Nag-iwas na lamang ng tingin si Sian at hindi na sinagot ang tanong nito. Ano naman ang isasagot ko? Hindi ko naman talaga kilala si Cindy. Bukod sa siya ang gumawa ng kakaibang klase ng alak na nainom ko noon. Sa isip-isip niya, pinilit na lamang ni Sia na kalimutan ang mukha ni Cindy habang katabi ang hindi kilalang babae sa gabing iyon. Buwan pa ang lumipas ay hindi na muling nag-cross ang landas ni Sian at Cindy dahil hindi na muling nagkita ang dalawa sa lugar. Hanggang sa 1 araw ay nagulat na lamang si Sian nang makita niya sa hindi kalayuan ng dalaga na naglalakad habang bitbit ang isang folder. Habang nagmamaneho si Sian ay nakita niya ang dalagang si Cindy na nagmamaneho sa tabi ng daan. Mabilis na itinabi ng binata ang kotse nito at agad lumabas para habulin ang dalaga. Malayo-layo na si Cindy sa kanya, kaya naman hinabol na lamang niya ito. Cindy, Miss Cindy, teka lang. Napahinto naman ang dalaga at lumingon sa kanyang likuran. Hey miss, remember me? Ang tagal na nating hindi nagkita. Masayang wika ni Sian. Napatitig naman si Cindy sa kanya. Ah, po? Naguguluha ang tura ng dalaga. Cindy, right? It's me, Sian. We met at the bar. Nag-isip naman si Cindy. Pilit na inaalala kung saan nakita ang lalaki. Maya-maya'y agad ng laki ang 2 mata nito. Oo nga pala. Hi po, sir. Kayo po pala yan. Bakit po?
Wala. Wala naman. Natuwa lang ako dahil nakita kita ulit. It's been 2 months na kasi. Ganoon po ba? Salamat nga po pala sir sa ginawa niyo ng gabing iyon. Kahit natanggal ako sa trabaho ay masaya pa rin ako sa pagtatanggol niyo sa akin. Yeah, about that. Sorry kung natanggal ka tuloy sa gabing yun. I shouldn't do that way. Naku, okay lang po yun, sir. Saan ka pala pupunta ngayon, Cindy? May trabaho ka na ba ngayon? Naghahanap nga po ako, sir. Pupunta po ako ngayon sa isang tindahan at bala ko pong mag-apply bilang tindera nila. Ganun ba? Sayang. Kailangan ko pa naman ng maglilinis sa bahay ko. Pagsisinungaling ng binata. Talaga po? May nakuha na po ba kayo? Kasi kung wala pa, ako na lang. Nagulat pa si Sian sa naging sagot ng dalaga. Ang totoo ay wala talaga sa kanyang plano na maghanap ng katulong dahil masinop at marunong naman siya maglinis sa kanyang bahay. Ngunit ayaw namang bawiin ang binata dahil kitang-kita niya ang tuwa sa mga mata ng dalaga. Wala pa. Wala pa akong nakita. Naku, go ako dyan sir. Stay out po ba? May mga kapatid po kasi ako naiiwan sa bahay eh. At kailangan ko pa rin pong umuwi sa amin. Oh, of course. Sige, tanggap ka na. I'm so happy, Cindy, at nagkita tayong muli. Natuwa naman ang dalaga at agad ibinigay ang isang folder na naglalaman ng kanyang resume. Hindi maipaliwanag ni Cindy kung ano ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Napagkasunduan ang dalawa na kinabukasan ay magsisimula na sa trabaho ang dalaga. Nang makaalis si Cindy, ay masayang bumalik si Sian sa kanyang kotse. Nagulat pa siya nang makitang may ticket na nakadikit sa kanyang sasakyan. Doon na lamang nabasa ni Sian na bawal palang mag-park sa lugar na yon. Natawa na lamang ang binata at kinuha ang ticket. Ayan, Sian. Excited ka pang makita si Cindy. Nagka-violation ka tuloy. Bulong na lamang niya sa kanyang sarili. Kinabukasan ay maagang umalis si Sian upang makipagkita sa isang investor ng kanyang kumpanya. Pagkatapos ay dumaan rin siya sa grocery upang mamili ng mga kailangan niya sa bahay. Saktong alas 11 ng umaga ay nakauwi na siya at nakita niya si Cindy sa labas ng building. Cindy, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa umakyat sa taas? Oh, good morning po Sir Sian. Pasensya na po kayo. Nahihiya po kasi akong umakyat eh. Pwede po bang sabay na lang ako sa inyo? Of course. Tara na, pasensya ka na at may pinuntahan pa akong meeting. Namili na rin ako ng mga pwede kong lutuin para naman makakain tayo. Napangiti si Cindy sa narinig at agad dumulong sa mga pinamili ni Sian. Lihim namang natuwa ang binata dahil para silang mag-asawa sa mga oras na iyon. Habang nagtutulungan, naiakyat ang mga pinamiling grocery sa itaas. Pagpasok nila sa pad, ay agad nagluto si Sian ng kanilang kakainin. Samantalang si Cindy naman ay nakatokang mag-ayos sa mga pinamiling grocery ni Sian. Pasensya ka na kung wala ako masyadong gamit dito. Tuwing gabi lang kasi ako narito at nasa office naman ako araw-araw. Wika ni Sian na ikinagulat ni Cindy. Okay lang po sir. Wala naman po ako problema doon. Ikaw pala ang unang babaeng na dala ko dito. I mean, wala pa akong naging katulong bukod sa'yo. Talaga po? Sa bagay, hindi naman po kasi gaano kakalat ang bahay ninyo. Yeah, I can assure you na hindi ka mabibigatan sa paglilinis dito. Alas 5 ng hapon ay pwede ka nang umuwi sa inyo. Tapos ibibigay ko sa'yo ang isang susi ko para makapasok ka dito ng maaga. Minsan kasi ay matagal akong magising, lalo na at pagod ako sa trabaho. Minsan, nagkakayayaan din kami ng mga kaibigan kong lumabas. Napatango si Cindy at agad ngumiti. Salamat po sir ha. Kayo ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ulit ng trabaho. Bumabawi lamang ako sa iyo, Cindy. By the way, please call me Sian. Huwag mo na akong tawaging sir. At huwag ka na rin magpo at opo dahil hindi pa naman ako ganoon katanda. Nga pala, ilang taon ka na ba, Cindy? 29 na po sir, Sian. See? Hindi lamang nagkakala yung edad natin. Mamaya ka na maglinis at kakain na muna tayong dalawa. Lihim na napakagat dila si Cindy at hindi na lamang sumagot. Hindi niya maintindihan ang sarili. Pero natutuwa siya sa kabaitan na pinakita ng binatang si Sian. Nag-uusap lamang silang dalawa
hanggang sa nagsimula na silang kumain. Nalaman ni Cindy na may sariling negosyo ang kanyang amo. Ngunit hindi ipinaalam ni Sian kung gaano ito kayaman. Hapon na nang magsimula maglinis si Cindy. Umalis na rin si Sian at sinabing may pupuntahan itong kaibigan. Pero ang totoo ay sa kumpanya siya papunta upang matapos kaagad ang trabaho. Wala sa isip ni Sian na magbar ng araw na yon. Ang plano lamang niya ay tapusin ang trabaho para maabutan niya si Cindy bago ito umuwi. Saktong alas 5 na ng hapon ay natapos na niya ang trabaho sa opisina, kaya nagmamadali siyang nag-drive pauwi sa kanyang bahay. Hindi nga siya nagkamali, naabutan niya ang dalagang paalis na at bitbit ang basura. Cindy, tawag niya rito. Nagulat pa ito ngunit kaagad ring napangiti nang makita si Sian. Sian, ang aga mo atang umuwi. Well, natapos ko kasi kaagad ang trabaho ko today. Uuwi ka na? Iyahatid na kita. Pwede rin kitang ipag-grocery ngayong araw bilang bonus mo sa unang araw. Naku, wag na Sian. Nakakahiya naman at wala naman ako masyadong nilinisan. Parang wala na nga akong kalat na nilinisan bukas eh. No, pumasok ka pa rin. Mas gusto ko yung may naiiwan sa bahay ko araw-araw. Talaga? Bakit ngayon ka lang kumuha ng katulong kung ganun? Ah, naku, ayoko nang sagutin yan. Sabay na lamang silang natawa habang papunta sila sa sasakyan ng binata. Maya-maya pa ay dumiretso na sila sa isang grocery store at bumili si Sian ng mga dadalhin ni Cindy pa uwi. Walang mapagsidla ng tuwa ni Cindy sa araw na yun. Hindi niya inisip na sa loob ng 2 buwang paghahanap ng trabaho ay mapupunta pa rin siya sa lalaking kailanman ay hindi nawala sa kanyang isipan. Nakita ni Cindy ang kabaitan ni Sian para sa kanya, lalo na nang ipagluto siya nito ng pagkain at binilhan pa siya nito ng kung ano-ano para may maipasalubong sa mga kapatid. Sa nakalipas na araw ay palaging umuwi ng maaga si Sian galing sa kanyang opisina. Pinagtataka na rin ng kanyang mga kaibigan dahil hindi na nila nakakasama ang binata tuwing may gala sila. Hanggang sa nagdesisyon silang sorpresahin si Sian isang araw sa bahay nito. Habang kumakain sina Sian at Cindy, ay biglang may narinig silang nag-doorbell sa labas. Ako nang magbubukas, Sian. Kumain ka na dyan. May bisita ka ata ngayon. Ngiting wika ni Cindy. Wala akong inaasahang bisita ngayon, Cindy. Pero sige, ikaw nang magbukas. Sugot ni Sian, kaya tumayo na ang dalaga. 10 araw na siya bilang katulong ni Sian. At sa mga araw na iyon, ay masasabi niyang sobrang gaan lamang ng kanyang trabaho. Inayos muna ni Cindy ang kanyang suot na damit bago binuksan ang pintuan. Sabay-sabay na nagulat ang 5 kalalakihan nang makita ang dalaga at ganoon din ang dalaga nang makita ang mga ito. Kaya naman pala tahimik ang para namin dahil may binahay na palang chicks. Biro ng isang lalaki, kaya napaatras si Cindy. Hi miss, ako nga pala si Arthur. Nariyan ba sa loob ang kaibigan namin? O pumasok na sa trabaho niya? Nasa loob po siya sir, pasok po kayo. Tumango naman si Arthur, tsaka sunod-sunod na silang pumasok sa loob. Pulang-pula naman ang mukha ni Cindy dahil sa sinabi ng isang lalaki. Ako lang pala ang babaeng nakapasok dito, kaya ganoon na lamang ang iniisip nila. Bulong ni Cindy at sumunod na sa mga bisita. Gulat na gulat naman si Sian nang makita ang kanyang mga kaibigan sa umagang yun. Anong ginagawa niyo rito? Wala tayong usapan ah. Ani Sian, tsaka napatingin kay Cindy na tahimik lamang sa likuran ng mga kaibigan. Pare, namiss ka lang namin kaya kami napapunta rito. Hindi namin alam na may pinagkakaabalhan ka na pala dito, kaya wala ka ng oras sa amin. Sagot ng isa pa niyang kaibigan. Hindi sumagot si Sian. Nakatingin lamang siya kay Cindy na kinuha na ang sariling plato kahit may laman pa itong pagkain. Cindy, hindi ka pa tapos kumain. Umupo ka muna. Tawag niya sa dalaga. Ha? Ano kasi, mag-usap na muna kayo ng mga kaibigan mo, Sian. Sa kwarto na muna ako. Nahihiyang sagot ni Cindy. Tumango na lamang din ang binata at hinayaan na ang dalaga. Nang makaalis na si Cindy, at saka pa lang nagsalita si Arthur.
Sian, pare, kailan mo pa ito ginawa? Hindi namin alam na may babae ka na palang pinapasok dito sa bahay mo. Please, huwag kayong mag-isip ng masama. Kaibigan ko si Cindy at tinutulungan ko lamang siya. Siya ang tagalinis dito at uuwi naman siya tuwing alas 5 ng hapon. Talaga? Walang special na nangyayari sa inyong dalawa? Natatawa naman si Sian at umiling. Arthur, pare, hindi ganoon kababa ang taste ko sa isang babae. Kumain na lang kayo, ang dami niyo pang sinasabi. Natawa na lamang ang mga kaibigan niya at iba na lamang ang kanilang pinag-usapan. Naiinis naman si Sian sa kanyang sarili dahil sa kanyang pinagsasabi. Nais lamang niyang protektahan ang dalagang si Cindy. Ang hindi alam ni Sian ay tahimik lamang na umiiyak ang dalaga sa likod ng pintuan. Nasaktan si Cindy, lalo pa at hindi niya inakala na masasabi iyon ng binata. Akala ko, iba kasi yan. Akala ko may pagtingin ka sa akin dahil sa mga pinapakita mong kabaitan sa akin. Pero, tulad ka rin pala ng mga kaibigan mo. Sa isip-isip ni Cindy at sinimula na lamang linisin ang kwarto ng binata. Ilang oras ang lumipas ay umalis na rin ang kabarkada ni Sian at mabilis itong pumasok sa silid. Cindy, I'm sorry about earlier. Hindi ko alam na darating sila. Naninibago lamang sila dahil hindi sila sanay na may makitang babae dito. Hinging paumanhin ito sa kanya. Tipid ng umiti si Cindy at pinagpatuloy ang ginagawa. Dahan-dahang lumapit si Sian dito at hinawakan ang dalawang kamay ng dalaga. Galit ka ba sa akin? Please tell me, Cindy, na hindi ka galit sa akin dahil lang hindi kita naipakilala sa kanila. Bakit naman ako magagalit sa iyo, Sian? Hindi mo naman obligasyon na ipakilala mo ako sa kanila. At wala rin akong karapatan na makilala sila. Isa lamang akong hamak na katulong dito sa bahay mo. Napailing si Sian at pilit inilapit si Cindy sa kanya. Please, you misunderstood the situation, Cindy. Saan banda, Sian? Gets ko naman eh, na hindi ako ang tipo mong babae. Sino ba naman ako, diba? Nakilala mo lang ako sa bar ng gabing yun. Siguro nakakonsensya ka lang dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako natanggal sa trabaho. Kaya binigyan mo ako kaagad ng trabaho nang makita mo ako ulit. Pero okay lang talaga, Sian. Walang problema sa akin. Tanggap ko kaya walang problema. Natulala si Sian sa naging sagot ni Cindy dahil alam niyang tama ang dalaga. Dahan-dahan niyang binitawan ng kamay nito at agad na napayuko. Magsasalita pa sana siya nang biglang tumikim si Cindy at ngumiti ng tipid. Huwag mong i-pressure ang sarili mo, Sian. Sa susunod na araw ko na lamang lilinisan tong bahay mo dahil wala naman talagang dumirito eh. Lalo na at araw-araw akong naglilinis. Bawasan mo na lamang ang sahod ko sa susunod na sahuran. Matapos masabi iyon ni Cindy ay agad itong lumabas ng bahay. Tumulong muli ang luha ng dalaga nang makababa ito sa building. Hindi na siya lumingon muli dahil baka magbago pa ang kanyang isipan. Nais niya munang magmukmok sa araw na iyon dahil hindi pa rin matanggap ng kanyang damdamin ang mga narinig galing mismo sa bibig ni Sian. Sayang, dahil nagugustuhan na kita. Alam kong ilang araw pa lang tayong magkasama pero nahulog na agad ang loob ko sa'yo. Pero wala, ganun talaga siguro. Mayaman ka at mahirap ako. Isa lamang akong hampas lupang tagalinis at ikaw ang amo ko. Lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin pumapasok si Cindy sa kanyang trabaho. Gustong-gusto na rin siyang puntahan ni Sian sa kanyang bahay. Pero nauunahan naman ng takot ang binata. Hanggang sa isang gabi ay lasing na lasing si Sian habang umiiyak sa kanyang mga kaibigan. Gulat na gulat si Arthur sa nakita niya dahil hindi ganoong klaseng lalaki ang kaibigan. Kailanman ay hindi ito umiyak dahil lang sa isang babae. Tawagan niyo siya, pakiusap mga pare. Tawagan niyo si Cindy dahil miss ko na siya. Lasing na wika ng binata. Napailing naman si Arthur at kinuha ang cellphone ng kaibigan. Teka lang pare, hahanapin ko lang ang number niya dito. Hindi sumagot si Sian, ngunit patuloy pa rin sa pag-inom. Miss ko na siya mga pare. Kasalanan niyo to eh. Kung ano-ano tuloy ang nasabi ko dahil sa inyo.
Napabuga na lamang ng hangin si Arthur at sinubukang muling hanapin ang numero ng dalaga. Nang mahanap ito ay agad niya itong tinawagan. Nakailang ring pa si Arthur hanggang sa may sumagot na sa kabilang linya. Samantalang si Cindy naman ay nakahiga na sa kanyang kama. Mugto ang mga mata at masakit ang ulo dahil sa kakaiyak. Kahit ilang araw na ang lumipas, simula na magkasagutan sila ni Sian. Sinagot naman ng dalaga ang tawag at nagulat siya nang makitang numero iyon ng kanyang among si Sian. Sian, napatawag ka. Gabing-gabi na. Takang tanong niya. Maya-maya ay may tumikim naman sa kabilang linya. Nagulat pa si Cindy dahil hindi iyon ang boses ng kanyang amo. Cindy, is that you? Tanong ng nasa kabilang linyang si Arthur. Opo, sino po sila? I'm Arthur. Kaibigan ako ni Sian. Nagkita na tayo sa bahay niya, remember? Opo. Anong kailangan mo at bakit napatawag po kayo ng ganitong oras? Napag-utusan lang ako ni Loverboy na tawagan ka Cindy. Look, hindi ko alam kung anong meron sa inyo ng kaibigan ko pero kanina pa to iyak ng iyak. Namimiss ka na raw niya at gusto kanyang makita. Hindi naman makapaniwala si Cindy sa sinabi ni Arthur. Hindi niya alam kung anong isasagot sa lalaki sa mga oras na yon. Lasing ata kayo, sir. Hindi naman po umiiyak ang amo ko. Hindi pa ako lasing, miss. Pero si Sian, yes. Lasing na lasing siya. Pwede bang puntahan mo siya sa bahay niya ngayon? Iyahatid ko na siya ngayon din. Please, Cindy. Ikaw na ang bahala sa kaibigan ko. Huminga ng malalim ang dalaga at tumango kahit alam niyang hindi siya nakikita ng kausap. Sige po, Sir Arthur. Magkita na lamang po tayo sa bahay niya. Huwag mo na akong tawagin na Sir Cindy. Hindi ka naman na iba sa kaibigan ko. Ibababa ko na ang tawag. Sumakay ka na lang ng taxi para mabilis kang makarating. Ako na ang magbabayad ng pamasahe mo. Huwag na po, Arthur. Ako na lang ang bahala. Magkita na lamang tayo doon. Binaba na ni Cindy ang tawag at mabilis siyang nag-ayos ng sarili. Sa sandaling iyon ay malakas ang kabog ng kanyang dibdib sa hindi malaman na dahilan. Lumipas ang ilang minuto ay naunang dumating si Cindy kaysa sa dalawa. Ipinaghanda na lamang niya si Sia ng mainit na sabaw. Maya-maya pa ay may narinig na siyang nag-doorbell kaya nagmamadaling tumakbo si Cindy para buksan ang pintuan. Nakita niya si Sian na sobrang gusot ng damit at nakapikit pa ito. Help me, please. Sobrang bigat ng lalaking to. Nahihirapang wika ni Arthur. Nagulat naman si Cindy at mabilis na nilagay sa kanyang balikat ang isang kamay ni Sian. Sorry, Arthur. Pakilapag na lamang siya dyan sa sofa dahil nagluluto pa ako ng makakain niya. Hinging paumanhin ni Cindy. Tumango si Arthur at huminga ng malalim. Aalis na ako, Cindy, dahil babalik pa ako sa bar. Naiwan kasi doon ang iba pa naming kaibigan. Ikaw na ang bahala sa kaibigan namin, ha? Sige, salamat. Ani naman ang dalaga. Nang makalabas na ang kaibigan ni Sian, ay agad kumuha ng basang bimpo at maliit na lagayan ng maligamgam na tubig si Cindy. Dahan-dahan niyang pinunasan si Sian mula mukha hanggang sa paan nito. Ano bang nakain mo? At masyado kang nagpakalasing na lalaki ka? Inom ka ng inom na hindi mo naman pala kaya. Bulong niya habang pinagpapatuloy ang paglilinis sa katawan ng binata. Nang matapos na siya ay akma na sanang babalik sa kusina si Cindy, nang marinig niya ang boses ni Sian, tila may sasabihin nito, kaya dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang tenga sa bibig ng binata. Miss na kita. Bulong ni Sian, kaya napalayo si Cindy sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga sa narinig. Ngunit iniisip niya na baka hindi siyang tinutukoy ni Sian. Mismo na ang mga magulang mo? Tanong niya rito. Miss na kita, Cindy. Hindi ko alam kung kailan ka pa babalik pero miss na kita. Bumalik ka na at patawarin mo na ako. Hindi ko naman sinasadya mga pinagsasabi ko. Tumulo ang luha ni Cindy sa narinig at walang pagdadalawang isip na niyakap ang binata. I miss you too, Sian. Miss na rin kita. I'm sorry din kung nagalit ako sa iyo sa araw na yun. Tila nahimasmasa naman ang binata sa sinabi ni Cindy.
Nagdadalawang isip kung totoo nga bang nasa tabi na niya ang dalaga o isang panaginip lamang ang lahat. Aalis na sana ang dalaga na bigla niya itong pigilan. Gising ka na? Gulat na gulat naman si Cindy nang makitang nagmulat ng mga mata si Sian. Totoo ba to? Hindi ba to panaginip lang? Nandito ka na, Cindy? Bumalik ka na? Binalikan mo na ako? Oo, Sian. Tumawag sa akin si Arthur at pinapunta niya ako rito dahil lasing na lasing ka daw. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi ni Sian at niyakap si Cindy. Thank you for coming back, Cindy. I'm sorry. Bukas na bukas ay ipapakilala na kita ng formal sa mga kaibigan ko. Wala na akong pakialam ko anong sasabihin nila sa akin. Basta huwag ka lang magalit sa akin. Tumawa si Cindy at ginulo ang buhok ng binata. I'm fine, really. I'm just your maid here, Sian. Pero gusto kita, Cindy. Hindi ko alam kung kailan ko ito naramdaman na gusto kita. Matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng babaeng seseryosohin at mamahalin. At ikaw yun. Ikaw ang babaeng yun, Cindy. Natulala naman ang dalaga sa sinabi nito. Ilang beses pa itong napakurap-kurap sa harapan ni Sian. Kailan mo na-realize na gusto mo ako, Sian? Noong araw na umalis ka, akala ko babalik ka kinabukasan, kaya naging kampante ako. Pero hindi ka na bumalik. Hindi ko na alam ang gagawin ko, kaya naisip kong ipatawag ang mga kaibigan ko para humingi sa kanila ng advice. Pero wala eh, nilasing lamang nila ako. Natatawa naman ang dalaga at dahan-dahang hinalikan ang noo ni Sian. Parehas pala tayo. Narealize ko rin na may nararamdaman ako sa'yo nang umalis ako dito. Napasinghap naman si Sian at gulat na gulat sa narinig. Oh, bakit? Hindi ka rin ba makapaniwala? Mukha ba akong nagbibiro? Hindi mo ba inaakala na magugustuhan kita, Sian? Eh, hindi. Akala ko ako lang ang may nararamdaman sa ating dalawa. Hindi ko lubos maisip na magugustuhan mo rin ako, Cindy. Ako nga dapat magsabi niyan, Sian. Kasi diba, mayaman ka. May sariling negosyo. Tapos ako, eto, walang permanenteng trabaho at isang hamak na katulong mo lamang. Hey, don't say that. Hindi naman porket pinanganak kang mahirap ay wala ka ng karapatang magmahal ng isang may kaya. Napangiti si Cindy at niyakap ang binata. Talaga? Ibig mo sabihin may posibilidad na maging tayo? Kahit lupa ako at langit ka? Natawa ng malakas si Sian at hinalika ng mabilis sa labi si Cindy. Masyado mo naman atang binababa ang sarili mo. May Cinderella. Your Cinderella? Bakit mo naman ako natawag na Cinderella? Eh wala ka namang pinasuot na sapato sa akin. Bakit, Cindy? Kailangan bang may mawalang sapato sa'yo para masabi nating ako ang nakatakdang maging asawa mo? Hindi napigilan ng dalaga ang mapangiti at kiligin sa oras na yon. Dahan-dahan siyang kinandong ni Sian habang titig na titig ito sa kanya. Kaya ako nasabi na ikaw ang aking Cinderella dahil tulad ng prinsipe ni Cinderella, nakahanap din siya ng babaeng para sa kanya. Alam kong hindi bagay sa akin ang linyang to dahil sa edad ko. Pero bakit ba? Gusto kong maging totoo sa iyo, Cindy. Gusto kong makita at makilala mo ang tunay na ako. Napalunok si Cindy nang makitang unti-unting inilapit ni Sian ang labi nito sa kanya. Ipinikit na lamang ng dalaga ang mga mata. Maya-maya ay naramdaman na lamang niya ang mainit na halik ng binata. Noong una ay banayad lamang ang halik ni Sian. Ngunit unti-unti itong lumalim nang tumugon na si Cindy sa halik ng binata. Hindi na nag-isip pa si Cindy at hinayaan na lumigaya ang sarili kasama si Sian sa gabing iyon. Kinabukasan ay nakaramdam ng takot ang dalaga nang makitang may dugo sa kama. Dahan-dahan siyang napatingin kay Sian. Natulog na tulog pa rin sa oras na yon. Pareha silang walang saplot kaya napayakap na lamang si Cindy sa kanyang sarili. Diyos ko, naibigay ko na kay Sian ang iniingatan ko. Anong pinag-aagagawa mo, Cindy? Bakit mo ibinigay ka agad sa lalaking to ang sarili mo? Hinintay mo man lang sanang maikasal kayo. Pangaral niya sa kanyang sarili. Maya-maya ay napansin niya ang pagliwanag ng cellphone ni Sian sa isang tabi.
Wala sanang balak si Cindy na pakialaman ang gamit ng binata at masakit ang kanyang buong katawan. Ngunit patuloy pa rin itong tumutunog, kaya dahan-dahan niyang inabot at kinuha ang cellphone nito. Sunod-sunod ang text message na dumating at malaya itong nabasa ni Cindy. Matapos mabasa ang mensahe, ay nabitawan niya ang cellphone ng binata at nanginginig na bumaba ng kama. Ayan Cindy, ayan ang napala mo dahil masyado kang naniwala sa matatamis na salita ng lalaking yan. Saan ka ngayon pupulutin? Bulong niya at kaagad nagbihis. Tulog pa rin si Sian nang magdesisyon siyang umuwi sa kanilang bahay. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga luha niya hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Ate, anong nangyari sa'yo? Umiiyak ka ba? Tanong ng kapatid ni Cindy. Mag-impake na kayo at uuwi na tayo ng probinsya. Pero ate, bakit biglaan naman ata? Please, huwag nang maraming tanong. Miss na miss ko na mga magulang natin at gusto ko na rin magpahinga. Sige ate, mag-iimpake na kaming lahat. Hindi na lamang sumagot si Cindy dahil gulong-gulo ang isip niya sa mga oras na yon. Hindi pa rin mawala-wala sa isip ng dalaga ang nabasang text sa cellphone ni Sian. Parang tinutusok pa rin ang kanyang puso tuwing bumabalik sa kanyang isipan ang mga nalaman. Matapos makapag-impake, ay dumiretso na sila sa bangko upang kunin ang kaunting pera na naipon niya. Hindi na nito inisip ang sasahurin sana niya kay Sian dahil baka magbago ang isip niya kapag nakita ito. Hindi nagtagal ay nakasakay na sila ng barko pauwi sa kanilang probinsya. Samantalang si Sian ay napahilot sa kanyang ulo ng magising. Napalingon siya sa kanyang tabi sa pag-aakalang naroon pa si Cindy. Cindy? Babe, where are you? Pangiti-ngiti pa si Sian dahil naalala niya ang lahat ng kanilang ginawa sa gabing kanilang pinagsaluhan. Positibo si Sian na siya ang kauna-unahang lalaki sa buhay ng dalaga dahil birhen pa ito ng kanyang makuha. Hindi nakita ni Sian si Cindy sa labas ng kwarto, kaya binalikan niya ang kanyang cellphone at balak sanang tawagan ito. Ngunit hindi pa man nakapag-dial ang binata, ay nagulat na lamang siya nang makitang nakabukas na ang kanyang messages at alam niyang nabasa iyon lahat ni Cindy. Nakadama ng takot si Sian at mabilis na tinawagan ang kanyang ina. Makailang ring lamang ay sumagot na ito sa kabilang linya. Son, bakit ka napatawag? Ganyan ka ba ka-excited na makakauwi na kami dyan at napatawag ka pa? Mom, ano tong message na pinapadala niyo? Kailan pa ako pumayag na magdala kayo ng babaeng ipapakasal sa akin pag uwi niyo dito? Naiinis na wika ng binata. Hey Sian, lower your voice. Wala ka na bang gala ngayon sa nanay mo, ha? Mom naman, paano ko kakalma dito kung ganito ang bungad niyo sa akin? Ano bang kinagagalit mo dyan, anak? Alam naman namin ng dad mo na wala kang girlfriend. Girlfriends, yes, marami ka niyan. Pero yung babaeng para sa'yo talaga ay wala ka. You should be thankful dahil tinulungan ka namin maghanap ng babaeng na babagay sa'yo. She's beautiful and intelligent, iho. Wala ka nang hahanapin pa sa isang babae dahil nasa kanya na ang lahat. Isasama namin siya pag uwi namin. Napapikit na lamang si Sian at napahilot sa kanyang sentido. Mom, ako ang magdedesisyon kung sino ang babaeng para sa akin. Kung gusto ninyo, ipakasal nyo na lamang siya kay Arthur. Sorry mom, pero aalis na muna ako. Kailangan ko ng ibaba itong cellphone dahil hahanapin ko pa si Cindy. What? Who's Cindy Sian? Sian, wait! Binaba na ni Sian ang kanyang cellphone at kaagad sinuot ang kanyang damit. Napahinto pa siya nang mapansin ang dugo sa kanyang higaan. Mas lalong nangamba ang binata na baka lumayo ng tuluyan si Cindy at baka iniisip ng dalaga na pinaglalaroan lamang niya ito dahil sa mga mensahe galing sa kanyang ina. Dumiretso si Sian sa bahay ni na Cindy. Nakailang tawag na siya pero wala pa rin nagbubukas ng pintuan. Hanggang sa may isang babae ang lumabas na kapitbahay ni Cindy. Wala nang tao riyan iho. Umalis na sila kanina pa. Wala kang mapapala dyan. Po, saan sila pumunta manang? Iyan ang hindi ko alam iho. Basta nakita na lang namin kaninang umaga na. Umalis na sila, bit-bit ang malalaking bagahe. Nawala ng lakas ang dalawang tuhod ni Sian at agad na paupo sa kalsada.
hindi niya alam ang gagawin. Pero malakas ang kutob niya na umalis na si Cindy at iniwan na siya. Sunod-sunod ang pagtulo ng kanyang luha at hindi iniisip ang posibleng sasabihin ng mga tao sa kanya. Lumipas ang ilang araw ay naisipang magbayad ng tauhan si Sian upang hanapin si Cindy sa kahit saang lugar. Hindi siya makakapayag na basta-basta na lamang siyang iiwanan ng dalaga, lalo na at mahal na mahal na niya ito. Posibleng magkaroon ng bunga ang isang gabi nilang pagsasama, kaya hahanapin niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Tumulong na rin ang mga kaibigan ni Sian sa paghahanap sa dalaga. Hanggang sa lumipas ang ilang buwang paghahanap, ay walang napala ang binata. Galit na galit si Sian na pinaghagis sa mga gamit sa opisina. Mabilis namang lumabas ang mga tauhan ni Sian, kasama na dito ang lalaking secretary. Tanging si Arthur lamang ang naiwan sa loob, kasama ang galit na kaibigan. Bro, kumalma ka. Tinatakot mo ang mga tauhan mo eh. Wala silang kwenta. Binabayaran ko sila para hanapin si Cindy, pero hindi nila tumahanap-hanap. Please, Sian, pare, relax. Hindi talaga natin mahahanap ang isang tao na ayaw magpahanap. Bakit ba kasi umalis si Cindy? Okay naman siya nang iwanan ko siya sa iyo ng gabing yun ah. Good, and doing great, Arthur. Pero malakas ang kutob ko na nabasa niyang messages ni Mommy sa cellphone ko. Sinabi kasi ni Mommy na uuwi sila ni Dad sa lalong madaling panahon at may kasama silang babaeng ipapakasal sa akin. Napailing si Arthur at tinapik ang balikat ng kaibigan. Kung ganun, kailangan na nating mahanap si Cindy bago umuwi ang magulang mo. Kilala ko sila, pare. Hindi sila papayag na hindi mangyari ang gusto nilang mangyari. Kahit mag-away-away pa kami, Arthur, wala na akong pakialam. Ngayon lamang ako sumaya at nalungkot ng ganito, at si Cindy lamang ang dahilan ng kaligayahan at kalungkutan ko. Huwag kang mag-alala, pare. Mahanap din natin si Cindy. Napatingin na lamang sa malayo si Sian. Cindy, nasaan ka na ba? Bakit basta-basta ka na lamang lumayo? Bakit hindi mo ako hinintay na magising ng araw na yon? Sa isip-isip ni Sian at mabilis na pinahiran ng kanyang nagbabadyang mga luha. Lumipas ang 3 taong paghahanap, ay bigo pa rin si Sian dahil hindi nila nahanap si Cindy sa kahit saang lugar sa buong bansa. Positibo naman si Sian na hindi lumabas ng bansa ang dalaga, kaya alam niyang naroon lamang ito sa tabi-tabi. Sa paglipas ng panahon, ay lalo pang lumago ang kumpanya ni Sian at naging bilyonaryo pa ang binata. Ngunit hindi pa rin lubusang natuwa si Sian sa nangyayari sa kanyang buhay dahil hindi pa niya napapalitan sa kanyang puso ang dalagang si Cindy. Binalikan ni Sian ang araw na umuwi ang kanyang mga magulang. Humingi ang mga ito ng tawad sa kanya at naintindihan naman nila kung bakit ayaw ng binata na makasal sa babaeng nais nilang ipakilala. Bumalik rin kaagad sa ibang bansa ang mag-asawa at naiwan si Sian habang patuloy na pinaghahanap si Cindy. 3 years. 3 years na, Cindy. Wala ka pa bang balak na balikan ako? Masyado ba kitang nasaktan kaya ka umalis ng ganoon na lamang kabilis? Bulong ng binata. Noon ay nasa labas siya ng lumang bahay ni na Cindy at kitang-kita niya ang katahimikan sa loob. Aalis na sana si Sian nang biglang may lumapit sa kanya na isang batang lalaki. Sa tansya niya ay nasa 3 taong gulang pa lamang ang bata. Biglang napangiti si Sian nang makitang hinawakan nito ang kanyang mamahaling sasakyan. Hi, anong pangalan mo, bata? Hello, I'm Blue. Nice car. Really? Nasaan ang mommy at daddy mo? Bakit nag-iisa ka lang dito? And how old are you? Natutuwa namang nakikipag-usap si Sian sa bata dahil magaan ang kanyang loob dito. I'm 2 po. 3 na po next month. Really? Ang galing mo naman magsalita kahit 2 years old ka pa lang. Dito ka lang ba nakatira? Nasa park ang nanay at umuwi lamang ako. Nagbabakasyon lamang kami dito. Dito? Saan ang bahay mo? Diyan po. Ayan o. Biglang napalingon si Sian sa itinuro ng batang lalaki at nanindig ang kanyang balahibo nang makitang bahay ni na Cindy ang tinuro nito. Are you sure, Blue? Wala nang nakatira dyan.
simula nang umalis ang may-ari ng bahay na yan. Marami pang nais sabihin si Sian, pero pinipigilan niya ang sarili. Malakas ang kanyang kutob na posibleng may koneksyon kay Cindy, ang batang kausap. Nanay is here! Nanay is here! Masayang wika ng bata at nagtatakbo palayo kay Sian. Sinunda ni Sian ang tingin ng bata at nagulat na lamang siya sa nakita. Hindi siya nagkakamali dahil tama ang kanyang naisip. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Cindy? Bulong ni Sian at kaagad nagtagpo ang kanilang mga mata. Gulat na gulat rin ang mukha ng babae, pero agad itong ngumiti ng tipid sa kanya. Naguguluhan pa si Sian dahil parang walang pinagdaanan ng babae at ibang-iba na rin ang alindog nito. Mas lalo itong gumanda at nagkalaman ng katawan. Unti-unting lumapit si Cindy sa kanya at iniwan naman ang bata sa isang matandang kasama nito. Sian? Anong ginawa mo dito sa bahay namin? Kanina ka pa ba dito? Napalunok si Sian. Gustong-gusto na niyang yakapin si Cindy sa mga sandaling iyon. Ibang-iba na ito, pati na ang pananalita nito. Hoy! Bakit ulala ka dyan? Kanina ka pa ba dito? Oo. Napadaan lamang ako sa bahay niyo. Akala ko kasi wala na nakatira dito. Ganun ba? Kahapon lang kami umuwi ng nanay ko dito dahil may appointment kami sa isang doktor. Pero uuwi na rin kami sa susunod na araw. Napatango naman si Sian at balak sanang hawakan ng kamay ni Cindy nang bigla itong umatras. May lakad pa pala kami ni Nanay Sian. Masaya ako na nakita ulit kita. Aalis na muna kami ha. Teka Cindy. Sorry pero mag-usap na lamang tayo sa susunod, okay? Pasensya na talaga. Mabilis na naglakad si Cindy at kaagad hinawakan ng kamay ng batang lalaki. Hindi na lumingon pa ito kay Sian, nalabis na ikinalungkot ng binata. Nang makalayo na sila Cindy, ay tsaka pa lamang siya umiyak ng husto. Bumalik sila sa playground kung saan nila pinaglaro si Blue. Naramdaman ni Cindy ang tapik ng kanyang ina, kaya lalo siyang napaiyak. Akala ko na, kaya ko na. Akala ko, hindi na ako iiyak kapag nakita ko siya. Tahan na anak, isipin mo na lang ang rason kung bakit tayo narito. Hindi ko pa ata kaya na, hindi ko pa kayang tanggapin na may sarili na siyang pamilya at sampid lamang ang anak ko. Cindy, anak, magpakatatag ka. Karapatan ni Sia ng malaman ang tungkol sa pukong si Blue. Huwag mo sanang ipagkait sa kanya ang bata dahil dalawa kayong gumawa niyan. Pinagkaitan mo na siya ng halos 3 taon. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo. Napatango na lamang si Cindy. Nagpaalam naman ang kanyang ina para sundan ng apong si Blue. Napapikit si Cindy nang maalala niya ang nakaraan. Hindi madali ang kanyang buhay nang umuwi siya sa probinsya. Dahil isang buwan pa lamang ang nakalipas, ay napag-alaman niyang nagbunga ang isang gabi nilang pagsasama ni Sian. Lugmok na lugmok si Cindy dahil alam niyang mahihirapan lamang ang kanyang anak kung sakali mang bubuhayan niya ito. Dumating sa punto na halos hindi na kumakain ng dalaga dahil nais na lamang niyang magpahinga kasama ang anak na nasa sinapupunan pa niya ng mga panahong iyon. Ngunit nagising na lamang si Cindy kinabukasan na puno ng pagsisisi. Naisip niyang walang kasalanan ng bata at karapatan itong mabuhay sa mundo. Napagdesisyon na ni Cindy na ituloy ang pagbubuntis at ipapakilala na lamang niya sa ama ang bata sa tamang panahon. Ang buong akala ni Cindy ay handa na siyang harapin ang lalaking tanging niyang minahal. Pero nang makita niya ito sa unang pagkakataon, ay biglang umatras ang kanyang puso, pati na ang kanyang isipan. Maya-maya ay naramdaman niya ang pagpatak ng ulan na nagmula sa kalangitan. Nakita niya ang ina na kasama ang anak nila ni Sian na tumatakbo palapit sa kanya. Tatayo na sana si Cindy nang makita sa hindi kalayuan si Sian na papalapit rin sa kanya, bitbit ang dalawang payong. Parang tumigil ang takbo ng oras ni Cindy sa nakita niya, lalo na nung umiti si Sian sa kanya. Here, baka magkasakit ka. Itong isang payong naman ay para kay Blue at sa nanay mo. Sinundan ko kayo kanina dahil napansin kong wala kayong bitbit na payong
at nagbabadya ang ulan sa kalangitan. Wika ng binata. Dahan-dahan namang tinanggap ni Cindy ang payong at napatingin sa mga mata ni Sian. Paano ka? Okay lang ako. Sanay na ako sa ganito. Bumalik na kayo sa bahay ninyo at uuwi na rin ako. Akmang tatalikod na si Sian nang hawakan ito ni Cindy sa kamay. Sabay na lamang tayong umuwi. Naroon naman sa harap ng bahay ang sasakyan mo, hindi ba? Tumango si Sian, kaya lumapit ng husto si Cindy sa kanya upang dalawa silang sumilong sa payong. Pagdating nila sa bahay, ay hindi pumayag ang nanay ni Cindy na hindi sila magkausap na dalawa. Kaya niyaya na lamang niya si Sian na pumasok sa loob. Kating-kati na ang bibig ni Sian sa mga oras na yon, pero pinigilan niya ang sarili na magtanong. Hindi mawala sa kanyang isipan ang batang si Blue, lalo na at kamukhang kamukha niya ito. Maya-maya pa ay may ibinigay si Cindy kay Sian. Nagtaka naman ang binata habang inaabot ang isang photo album. Nariyan ang lahat ng kasagutan na gusto mong itanong, Sian. Alam ko kung bakit mo kami sinundan. Wala akong balak na tumakas ulit dahil may karapatan ka sa anak nating si Blue. Nanginginig ang dalawang kamay ni Sian habang dahan-dahang binubuklat ang album. Nagsimula na rin sa pagkukwento si Cindy hanggang sa masabi na niya ang lahat-lahat. Ibig mong sabihin, tama ang hinala ko, Cindy, na nagbunga ang unang gabi natin sa bahay. Pero bakit ka umalis? Bakit hindi mo ako hinintay na magising? Nabasa mo ba ang text ni Mommy? Sunod-sunod na tanong ni Sian. Nag-iwas ng tingin si Cindy, tsaka huminga ng malalim. Dahil alam kong wala kong laban sa babaeng sinasabi ng Mommy mo, Sian. Oo, mahal mo ako sa gabing yun, pero hindi natin alam na posibleng magbago ang pakikitungo mo sa akin sa oras na dumating na mga magulang mo. Hindi kita masisisi, Cindy, kung bakit ganyan ka mag-isip. Pero dapat, hindi mo ko pinangunahan. Hindi mo alam kung gaano ako nalungkot nang mawala ka sa tabi ko. Ginamit ko na ang aking koneksyon at pera para hanapin ka, pero nabigo ako sa 3 taong paghahanap sa'yo. Ang ibig mong sabihin, Sian? Tama ka. Ang ibig kong sabihin ay ikaw pa rin hanggang ngayon ang babaeng mahal ko. Hindi ko alam kung saan ka nagtago at bakit hindi kita mahanap-hanap. Kaya ang tanging ginagawa ko sa araw-araw ay binabalikan ko tong bahay niyo. Nagbabakas sakaling bumalik ka. Wala akong naging asawa, Cindy, dahil ikaw wala ang babaeng nais kong makasama, sa hirap man o ginhawa. Tumulo ang mga luha ni Cindy at niyakap si Sian. Napaiyak na rin ang binata at mahigpit na niyakap ang babaeng pinakamamahal niya. Patawarin mo ako, Sian. Hindi ko pinaniwalaan ang pagmamahal na pinaramdam mo sa akin sa panahon na yon. Nabalot kasi ako ng takot kaya ako umalis. Sorry, Sian. I'm so sorry. Tahan na, Cindy. Nawala ka man sa akin ng ilang taon. Bumalik ka naman kasama ang anak natin. Mas lalo kitang mamahalin, lalo na ngayong may anak na pala tayo. Ipapadama ko sa iyo ang pagmamahal na walang katulad sa inyo ng anak ko. Hindi ka galit sa akin, Sian? Hindi mo ako susumbatan? Kahit magalit man ako sa iyo ngayon, ay wala pa rin kwenta. Dahil alam kong mapapatawad pa rin kita. Ganyan kita kamahal, Cindy. Dahil naniniwala ako na kapag mahal mo ang isang tao, ay papatawarin mo kahit hindi pa ito hihingi ng kapatawaran sa iyo. Anong gagawin ko para makabawi man lang sa iyo, Sian? Pakasalan mo ako, Cindy. Pakasalan mo ako. At isasama ko kayong dalawa sa bahay ko. Hindi pa huli ang lahat, mahal. Marami man tayong araw na nasayang. Marami pa naman tayong susunod na araw kung saan pwede tayong bumawi. Sunod-sunod ang pagtango ni Cindy at hindi na maitago ang sayang nararamdaman. Kaya naman hinalikan niya sa labi ang binatang si Sian. Yes, Sian. Pakakasalan kita. Sasama kami ni Blue sa'yo. Napangiti na lamang ang binata at muling hinalikan sa labi si Cindy. Napasugod naman ang yakap si Blue nang makita nitong yakap-yakap ng binata ang kanyang ina. Lumipas ang ilang buwan ay nalaman ni Cindy na hindi lang basta-bastang may kaya si Sian. Isa palang bilyonaryo ang lalaking pakakasalan niya
at ama ng kanyang anak. Gulat na lamang siyang malaman ng totoo nang ipinakilala sila ni Sian sa kumpanya nito. Binigyan naman ni Sian ng bahay ang pamilya ni Cindy. Kasama na rito ang negosyo na pwede nilang simulan. Bago magpakasal ang dalawa, ay nagpatayo muna ng bahay ang binata dahil na rin sa hiniling ni Cindy. Nais ng dalaga na magkaroon sila ng malaking pamilya at nagustuhan naman ito ng magulang ni Sian. Sa araw mismo ng kanilang kasal, ay naroon ang ama't ina ng binata. Hindi lubos maisip ni Cindy na matutunan niyang umuwi sa daan kung saan kanya nang tinalikuran. Natutunan na niyang huwag magpadalos-dalos sa desisyon, lalo na kung hindi pa nalalaman ang totoo. Sa isang iglap na lamang, ay nakita ni Cindy ang kanyang sarili na naikasal na sa lalaking mahal na mahal niya. Tumulo ang kanyang mga luha nang makita ang dalawang lalaking mahal na mahal niya kung saan nakangiting naghihintay sa kanya sa altar. Namuhay ang mga ito ng masaya at masagana hanggang sa masundan ulit ng isa pang malusog na batang babae ang kanilang lumalaking pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay samahan niyo kaming muli sa mga kwento pang nais naming ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.